Yo, what's up guys? Iori sa Real Coin. Welcome sa aking YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? Sa videong ito ay ating pag-uusapan itong 2013 na 10 peso Andres Bonifacio bilang pagunita sa ika-150 years birth anniversary. And this is a quality of brilliant uncirculated and a commemorative coin. Marahil alam nyo na ang technical specifications o features sa baryang ito. At para na rin sa mga baguhan pa lamang at nagkukulikta sa baryang ito. Pero alam nyo guys, may dalawang varieties pala itong 2013 natin na 10 peso na Andres Bonifacio commemorative coin. Yan ay ating alamin mamaya kung ano ang varieties nitong nasa blister pack at magkano na ba ang collector's value nitong commemorative coin. At ito na siya guys, dumako na tayo sa kanyang technical specification. Una na dyan, ito ay inisyo noong December 18, 2013. At may timbang na 8.7 grams, yan, na may diameter na 26.5 millimeter. At ang thickness nito guys is 2.14 millimeter, yan. At ang material composition nito is bimetallic na may ring copper nickel 75% at 25% nickel core at 92% copper at may 6% na dito nasa kanyang likuran. Ayan, aluminum, bronze at 2% nickel. Ayan siya. So ito palang commemorative coin na 2013 guys na 10 peso ay may tatlong involved nito. Kayo palang tatlo ang may gawa nito ha. Dito guys, ito sa obverse, ang designer nito si Emerson RJ Abraham. Yan. Siya ang designer at siya din ang engraver. At dito sa likod, makikita nyo ang lettering na dangal at kabayanihan at may pirma ni Andres Bonifacio na ika-150 years. Ayan, sa baba 1863-2013 at logo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan. So sa reverse naman, ang designer nito is si Reimer J. Gingoni. Ayan. At ang engraver nito is si Laurie Joyce G. Gingona. Ayan. Mag-asawa yan sila. Ayan. Kabayanihan. At alam nyo guys, ang ginawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ito ang hinahawakan ko ay nasa sirkulasyon na 9,980,000. At ang blister pack na ginawa nila is 20 pieces, 20,000 pieces lamang. At sa kabuuan na ginawa nila is 10 million yung mintage nito. At itong nasa circulation, inuulit ko, itong nasa circulation ito, ayan, maganda pa siya. Ayan, 9,980,000 ang ginawa nila. At itong blister pack, ito, ayan, ay 20,000 pieces ang ginawa nila. Ayan. Ayan, Republika ng Pilipinas at si Andres Bonifacio. At ang value ay 10 peso. Ayan. Napakaganda. Napakakintab pa nila. Ayan. At itong blister pack guys, ayan, papakita na natin kung ano ang varieties dito. So, anong pinagkaibahan nila sa sirkulasyon at itong blister pack na brilliant uncirculated na quality. Ayan siya guys. Ayan. Focus natin. Zoom in natin. Walang problema kasi naka camera. Microscopic naman tayo. Ayan. Napakaganda.
So makikita nyo guys, kasi 2013 pa to eh. Nabili ko lang to, I think nasa mga 80 or 90 pesos lang to dati. So ayan. So anong pinagkaibahan nila nito guys? Ayan. Kita mo yung mukha ni Andres Bonifacio. Ayan, parang naka-sandblast. Tapos kita mo talaga yung suot niya na parang gusot. Ano? Gusot. Kung matitingnan mo sa yung ganyan sa layuan ay parang error. Pero kung titingnan nyo ng malapitan guys, gamit lang kayo ng magnifying glass dyan sa inyo para makita nyo yung quality. Ganyan, i-focus ko lang. Yan. At anong pinagkaibahan nila nito? Yan. Nakikita nyo. Yan, yung mukha niya. Parang iba yung kinang niya. Iba kasi yung naka-sandblast na yan, no? Iba talaga. Ayan. Yung damit niya at saka lettering ng Andres Bonifacio, papakita ko lang sa inyo mamaya. Ayan. Ayan, ito. Zoom in natin para klaro na makita nyo. Ayan. Kung anong mga nakita nyo na mga hairlines dyan, dahil yan sa plastic na nilalagyan niya. Ayan. Ayan o. Kita naman yan na sa ibabaw lang yung gasgas niya. Tingnan nyo yung lettering ng Andres Bonifacio guys. Zoom in ko ng malapitan para makita nyo talaga kung anong pinagkakaibahan itong blister pack at nasa sirkulasyon. Yan o. Yung lettering na Andres Bonifacio, tapos yung damit niya na unin mo'y gusot talaga. Yan. Yung lettering na Andres Bonifacio. At dito yung sa mukha niya, yan o, parang naka-sandblast. Yan. Diba talaga itong brilliant and circulated, ano? Baling talaga pag, ano, inawa nila. Yan o. At i-compare natin. Yung Andres Bonifacio, ang ganda ang paggawa. At dito makikita yung kaibahan nila, di ba? Yan o. Maganda din to. Nasa circulation, kung makakita kayo ng ganito, yan. Zoom out natin konti. Yan o. Pinagkaibahan nila. Maganda din siya, pero yung quality yung sa mukha parang hindi naka ano, yung ano lang niya, shiny appearance lang. Tapos yung damit niya, ano, hindi mo makikita yung paggawa niya, parang hindi siya na diin kasi nasa circulation na to eh. Iwan ko lang kung bago pa lang to. Ayan. Kasi kung magbe-blister pack guys, parang yung brilliant and circulated talagang kukuha sila ng yung pag-imprinta pa lang ng pera ay yung sa blister pack kukuha na nila sila ng una pang prenta na 20,000 pieces tapos itabi nila. Yun. At ito na yung mga nasa circulation. Hindi pa rin masasabi na pangit kasi yung iba naman maganda katulad nito. Yan o. Maganda naman. Tapos yung Andres Bonifacio dikit-dikit dito. Yan o. Hindi tulad dito sa blister pack. Yan o. Talagang magkaiba talaga. Yung mukha parang parang nakikita ko na itong mukha na ito. Ayan, si Andres Bonifacio. Tingnan natin. Focus natin na maayos para makita nyo talaga yung kaibahan ng blister pack at nasa sirkulasyon.
yung Andres Bonifacio nyo, gano'n, ganyan, ganyan. Gano'n. At yung mukha. Parang nagpa-no-slip yata to si Andres Bonifacio. Ayan. At ang kaibahan pa dito guys is ang yung Republika ng Pilipinas. So, maliit lang siya yung font niya. Yung slim na font na lettering niya. Compared dito sa 2013. Ito tingnan niyo guys yung kaibahan. Yun, di ba? Bold. Bold yun dito sa sirkulasyon, Republika ng Pilipinas. Yan. At dito, maliit lang. Yan yung pinagkaibahan nila. Yan o. Republika ng Pilipinas. Ayan. Yung mukha, tinan mo yung mukha. Oh. Ayan. Diba? At sa likuran nila, yung pinagkaibahan, yan. Ito, yung likod. Ayan. Maganda pa itong circulation na ito. Ayan o. Dangalat kabayanihan. Yung font lang ang kaibahan nila nito guys. Ayan. Focus natin yung isa. Ayan o. Ayan. Dangal at kababaihan, kabayanihan, tapos yung perma niya. Ayan o, napakaganda. Ayan, kita naman. Yung 150 yata para, parang may ano dito eh. Oh. Malaki dito yung 150, yung 1, oh. Tingnan mo yung 1. Oh, malaki. Talagang may varieties. Ayan. 63 years. Ayan. Yung years, malaki dito sa kabila, yung nasa blister pack. Dito sa circulation ay may spacing. Ayan, oh. Yan, Bangko Sentral. Magkaiba din ang font. Yung font nila, yung lettering. Font. Ayan. Ayan. At yung nasa taas, yan o. Yung nasa taas. Yan. So, yung monument niya. Yan o, malaki dito. Ayan, yung lettering niya. Dangalat kabayanihan. Yan. Yung pinagkaibahan nila guys. So, sum out na natin. Ayan, dumako na tayo guys sa collector's value nitong commemorative coin. Kung may mahanap pa kayo nitong ganitong brilliant uncirculated na quality na 10 peso na commemorative coin na Andres Bonifacio. So, again, nabili ko lang to dati either 80 pesos or 90 pesos. So, iwan ko lang kung ngayon kasi sa online, when you check, magkakaibang yung presyo. Yung iba, umabot ng 600 online ceiling, umabot ng 600 at yung iba, umabot pa ng 1,000. Again, ingat-ingat pa rin guys kung bibili kayo ng mga ganito kasi daming kumukopya ng mga ganito, pero pagtingin nyo sa coins, hindi po ito ang nakalagay. So, again, ingat-ingat sa pagbili ng mga ganito guys. Kung meron kayong mga kakilala na meron na talagang mga ganito, doon kayo kukuha. Ewan ko lang kung ipagbibili ba sa kanila. So, yan lang ang advice ko sa inyo. Sa mga online kasi iba yung online na nakikita mo lang sa video or sa picture lamang, so maraming mga maraming hocus pocus dyan. So
Once again, iOri Zyrel. Don't forget to like and share. So, hanggang sa muli, guys. Paalam.